Malaking problema sa Pilipinas ang viral hepatitis. Ayon sa report ng World Health Organization, isa sa 10 Pilipino ang may chronic hepatitis B. Pero dahil sa kakulangan sa kaalaman tungkol sa sakit na ito, mas marami ang hindi man lang alam na mayroon silang hepatitis hanggang sa tuluyan ng masira ang kanilang atay. Usually, pagka mayroon tayong tinatawag na chronic infection, no, na you've had the virus for more than 6 months, no, walang symptoms, no, pwedeng asymptomatic, and then wala kang mararamdaman, no, unless ikaw ay ma-screen, no, that is testing, no, magte-test, blood test, to check kung ikaw ba ay may infection for hepatitis B, no. Encouraged ang testing dito sa Philippines kasi endemic siya, no. Marami ang merong hepatitis B na hindi nila alam, no. So yung mga na-mention mo na paninilaw, yan ay usually pagka meron ng mga nagkaroon ng liver damage or nagkaroon na ng mga complications, no, from the infection. So pagka ganyan, medyo nagkaroon na ng late stage, no. Dahil sa hepatitis, humihina ang resistensya at nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman ang tao, kagaya ng cancer. Isa ang liver cancer sa pangunahing cancer death sa Pilipinas at 60% ng liver cancer cases ay dahil sa hepatitis. Ang problema, maliban sa hindi kaagad nakikita ang sintomas, mabilis ding kumalat ang hepatitis virus. Ang common dito sa Pilipinas is usually hepatitis B, no? So iyan ang pinaka-common na type ng hepatitis na makikita natin dito sa Pilipinas. Syempre meron din tayong hepa A, no? Yung nakukuha sa pagkain, and syempre yung hepatitis C din. Ang hepatitis B, ang isang risk factor niyan yung pakikipagtalik sa isang taong may hepa B, paggamit ng mga needles, mga drugs, no? Usually mga injection drug users, yan ay nagsishare ng mga needle, so yung dugo, no? Yung mga nasasalina ng dugo na may hepatitis B, isa din yung factor kung paano inatatransmit. And also, ang isa sa pinaka-common is yung mother-to-child transmission, no? So yung mothers na may hepatitis B, na hindi nila alam na may hepatitis B sila, kapag sila ay nabuntis at naipanganak yung kanilang anak, naipapasa nila yung hepatitis B dun sa kanilang mga anak, no? At especially pag hindi na bakunahan yung bata. So yung isang buntis, no, kailangan talagang magpa-check up, no? Part yan usually ng prenatal. So yung prenatal screening natin para mag-end na yung cycle, no? Kasi parang ang nangyayari pasa-pasa, eh, no? Syempre pag lumaki yung bata, meron na siyang hepa B, no? Hindi niya alam, wala siyang kamalay-malay, nagkaroon na siya ng hepa B, no? Ano ang test na kailangan para ma-detect ng maaga ang viral hepatitis? Alamin mula sa Doctors on TV ngayong linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.